Yan, kain muna tayo. Maganda tanghali sa inyo. Woo! Meron tayo ditong apat na pirasong itlog. Tapos meron tayong pansit na nahulog kanina ito eh. Kaya namutla, natakot. Yan, kain tayo. At meron pala ako ipapakita sa inyo. Picture siya ng Last Supper. Dahil yung kumbari ko, nakabili siya ng picture. Malaki eh. Lalagay niya sa may tapat ng kainan nila. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan siya, di ba? So, bilangin ninyo ilan yan. Ah, ngayon nga pala, ano, oras ng kainan. Oh. Alas 12.24. Ayan. Baka sabihin nyo naman eh, hindi pa oras ng kain, kumakain ako. Ayan. Mapapansin ninyo, ilan yan? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, diba? 13 siya. Ngayon, may mga pangalan pa yan, oh. Ngayon, yung nabili ng kasama ko, sinasabi niya, 14 daw. 14. Eh, nagtataka kami. Sabi namin, bakit 14? Eh, 13 lang dapat yan dahil 12 yung apostoles, tapos si Jesus na doon sa gitna, diba? Bakit naging 14? Yun pala, istorya pala niya, no? Unang panahon pa, mga panahon na yan, may nagki-cater na pala talaga. Magpa-cater pala, yung isang picture, magpa-cater sila. Tapos, may nakiupo na waiter. Google! Waiter. Kaya laging 14. So, ayan, di ba? Tapos, eto nga, meron tayo ngayon dito ng itlog. Alam niyo ba yung istorya ng itlog na, ang istorya ng itlog? May kwento dito sa itlog eh. Dahil dyan sa 12 apostoles na yan, merong isang, ganyan, nag-Hudas. Kaya si Hudas nga eh. Ngayon, may pupuntahan sila, sina Jesus kasama yung 12 apostoles. Nangangalahati yung lakad nila. Dahil wala naman sasakyan noon, lakad lang. Nangangalahati sila ng lakad. Sabi ni Jesus, magsidampot kayo ng tigi-tigisang bato. At may gagawin tayo pagdating natin dun sa taas ng bundok. Sabi ganyan. Mukha maubos yung oras, hindi ako nakakain. Ito si Judas, kontra lagi ito eh. Dumampot lang ng maliit, gajolins. Itong mga kasamahan, dumampot ng tamang-tamang laki lang. Gakama, o kung ano yung hawak nila, yun ang dala nila. Pagdating doon sa tuktok ng bundok na mahinga sila, alam kong kayo mga gutom na, ilabas na ninyo yung mga dinampot ninyong bato. At nga, gagawin nating tinapay. Ilabas ni Judas, gagajolins yung kanya. Bitin si Judas. Busog yung mga kasamahan niya. So pagkatapos na makapahinga, makakain, lakad na uli sila. Pagdating ulit sa kalagitnaan ng nilalakad nila, bago ulit sumapit ng susunod na bundok, sabi ni Huda, ay ni Judas, Jesus, magsidampot uli kayo ng tigi-tigisang bato pagdating natin sa taas ng bundok. Eh, may gagawin tayo. Pucha, ito ngayon si Judas. Ay, mga kasamahan, dumampot naman uli. Isang, kung ano yung hawak, ganun ulit. Tapos, sabi ni Judas, lalakihan ko yung sa akin. Isang pasan ni Judas, yung kanyang daladalang bato. Laki, pag ito ginawang tinapay. Lugi kayo sa akin ngayon. Sobra pa akong bawi pagdating sa taas ng bundok. Ngayon, magkakaroon tayo ng paligsahan. Ilabas ninyo yung mga pinagdadampot ninyong tigitigisang bato. Dito ko malalaman kung sino yung tapat sa akin, sabi ni Jesus. Kung sino yung tapat sa akin, kung sino yung pinakamalayong naabot ng kanyang bato, yun ang tapat sa akin. Ngayon magpapalayuan tayo ng bato. isang pagsak lang sa harapan niya. So wala na, booking na si Judas, no? Sa ano talaga, yung sa sobrang magulang siya. Yung ngayon, okay lang kay Jesus. Lakad ulit tayo. Huling bundok na yung pupuntahan natin. At doon eh, meron tayong gagawin para na hindi nyo makakalimutan habang buhay, sabi niya. Magiging tatak ninyo bilang
mga lalaki, sabi ng ganyan ni Jesus. Kalagitnaan ng lakad. Sabi ni Jesus, ngayon, magsidampot kayo ng tigda dalawang bato. Sabi ganyan. Di ngayon, dampot si Jesus. Ay, dampot yung mga apostoles. Tamang-tama lang ulit yung laki nila. Tigda dalawa. Si Judas, ang ginawa ni Judas, dumampot ng isang maliit, parang gajolins lang ulit, at saka isa uling malaki, pasampasa na naman niya ganun, dalawa, hawak-hawak niya. Sabi niya, pagpalayoan ng bato, itong maliit, pagpagagawin tinapay, itong malaki. Ito ngayon, lakad. Pagdating sa taas ng bundok, okay na, nandito na tayo sa ating pupuntahan. Magsipahinga na kayo, ilabas ninyo yung inyong mga dalang bato. Ilabas ngayon. Dalawa. Yan, hawakan ninyo at ipakita sa akin. Puta, di si Judas ang pwesto. Ganyan. Hawak. Hawak-hawak yan. Yung maliit, sa malaki. Ngayon, ang mga batong yan ay gagawin nating tanda ng inyong pagiging lalaki. Gagawin ko yan inyong mga bayag. Isang malaki, isang maliit ang itlog ni Judas. Kaya kayo mga kalalakihan, tingnan ninyo yung itlog nyo. Pag yan isang malaki, isang maliit, palahit kayo ni Judas.